Noong unang panahon ay nasa loob ng kasoy ang abuhing buto nito. Langkot na lungkot ang buto sapagkat madilim na madilim sa loob ng kasoy. Lalo itong nalungkot nang malamang magdaraos ng isang handaan ang adang kagubatan. Sa gabi ng handaan ay ipinatawag ng ada ang lahat ng hayop at halaman. Ang buong kagubatan ay nagliliwanag sa tama ng mga ilaw ng parol ng mga alitaptap. Ang huni ng mga kuliglag at kokak ng mga palaka ay sumasaliw sa awit ng mga maya. Masayang kasayaw ng mga kuneho ang mga USA, ng mga elepante ang mga tamaraw, ng zebra ang chongo. Kapareha naman ni kangkong ang sitaw, ni mangga ang dalanghita, ni saging ang papaya. Lahat ay nagsasayaw, lahat ay kumakanta, masayang masaya ang kagubatan. Bukod tanging ang buto ng kasoy ang langkot na lungkot. Mabuti pa sila, nakikita ang masayang paligid. Heto ako, nakakarinig ng awit at tawanan pero hindi naman nakikita ang katuwaan. Nolinagan ng makapangyarihang adahing utok ng buto. Gusto kong maging maligaya ka. May kahilingan ka ba? Ayoko pong nakakulong sa madilim na lugar na kinalalagyan ko. Naiinggit ako sa ibang hayop at halaman na tuwang-tuwa kapag may handaan sa kagubatan. Nakakasama sila sa pagsasaya. Hindi lang nila naririnig kundi nakikita pa ang katuwaan ng lahat. Maawa kayo, mahal na ada. Gawa ninyo ng paraang makalabas po sana ako sa pagkakakulong ko sa loob ng prutas na ito. Naantig ang maawang damdamin ng mahal na ada. Iwinasiwas nito ang nagniningning na pananglo. Sa isang iglap ay nakalabas sa madilim na kulungan ang buto. Masayang-masayang napanood ng buto ng kasoy ang sayawan, kantahan, at pagkakatuwaan ng mga hayop at halaman. Ang malakas na pagkokak ng mga palaka at paghuni ng mga kuliglag ay sumaliw sa awit ng mga maya. Sa tuwa ng elepante kumembot-kembot ito sa pag-indip. Napapasabay din sa pag-imbay ang maagwe na kawayan kasama ang pagong na nagbababa at nagtataas ng bahay-bahayan. Hating gabi na ng iwas-iwas na muli ng batiing ada ang kanyang makinang na pananglo. Kudyat iyon ng pamamahinga, pinatay na ng mga alitaptap ang parol nila. Nalungkot ang buto nang dumilim na ang paligid. Nahahalina ng takot at lungkot nang kumulog at kumidlat. Napansin ng buto na nagsipagtago ang mga hayop sa mga kuwebo. Mahigpit namang ikinabat ng mga halaman ang mga ugat sa ilalim ng lupa. Tulad ng dapat asahan, bumuhos na ang malakas na ulan. Takot at kinakaliglig sa lamig ang buto. Ganito pala sa labas. Mamamatay ka sa sobrang ginaw. Mabibingi ka sa ingay ng kulog. Malamang natamaan ka pa ng kidlat. Ayoko na sa labas. Hindi pinakinggan ng ada ang abuhing buto ng kasoy. Bilang panghabang buhay na parusa ay pinamalagi ng adang manatili sa labas ng kasoy ang abuhing buto nito. Noong unang panahon ay may isang matandang babae na naninirahan sa tabi ng ilog. Wala siyang ginagawa kundi ang maglinis ng kanyang bakuran at diligin ang kanyang mga pananim. Isang araw, may nanghingi ng kanyang ilang pananim. Ang matanda ay nagalit at pinalayas ang bata. Madam mo ang matanda tuwing may pupunta sa kanyang tahanan upang humingi ng tulong, agad niyang pinalalayas ang mga ito. Minsan ay isang diwata ang nagpanggap na isang babaeng madungis. Humingi siya ng makakain. Nagalit ang matanda at pinalayas ang babaeng madungis. Nagalit ang diwata sa ginawa ng madam mo na matanda. Dahil sa iyong pagiging labis na madam mo, kahit na marami ka namang pananim na maaring ibahagi sa iyong kapwa, ikaw ay aking paparusahan. Sa ilang saglit ang matandang babae ay naglaho at ang lugar na dating kinatitirikan ng kanyang bahay ay naging lawa. Sa katagalan ng panahon ng lawa ay natuyo at may tumubong isang puno. Ang lahat ng taong napapadaan sa nasabing puno'y napapahinto dahil sa dami ng bungang nakasabit sa mga sanga. Ngunit natatakot silang pumitas dahil hindi nila alam kung maaring kainin ito. Isang binata ang napadaan at tinangkang kumain ng bunga ng puno. Itinapon ito agad ang nasabing bunga pagkatikim dahil sa sobrang asim. Nasabi ng binata na ang bunga ay katulad ng matandang madimo na dating nakatira sa lugar na iyon. Punong-puno ng bunga ang puno ngunit sobrang asim naman ang laman. Na napakapayat ngunit kinamumuhian ng marami sa kanyang kasakiman at kalupitan.
Palagi niyang suot ang kanyang korona upang ipakita na siya ay makapangyarihan. Isang araw habang kumakain si Sultan Barabas ng kanyang masaganang tanghalian, isang marungis na batang ulila ang lumapit ang humingi ng kaunting limos. Parang awa na po ninyo Sultan Barabas, ulila na po ako. Tatlong araw na po akong hindi kumakain at palaboy-laboy dahil sa wala po akong tirahan, ang pagsumamo ng bata. Ah, at sino kang lalapit sa oras ng aking pagkain? Dapat ay sa mga katulong ka humingi ng limos, ang pasenghal na sabi ng sultan. Sa halip na umalis ay lalong lumapit ang bata. Nagalit ang sultan kaya bigla niyang ibinato sa bata ang tisen ng mainit na sabaw ng manok. Kaking gulat niya nang mawala ang batang umiiyak. Akma siyang tatayo upang humingi ng tulong nang bigla siyang nalugmok sa kanyang kinauupuan. Lumapit ang mga katulong, pinulsuhan ang sultan ngunit natuklasan nilang patay na ito. Inilibing ang sultan na walang nakikiramay. Ang mga tao ay pumili ng panibagong sultan at kinalimutan na si Sultan Barabas. Isang araw, ang katulong ng bagong sultan ay humahangbos at ibinalitang may isang punong kahoy na tumubo sa kinalilibingan ni Sultan Barabas. Hitik na hitik sa bunga ang nasabing puno. Napakaraming bunga ng punong ito. At bawat isa ay may maliit na korona, ang wika ng bagong sultan. Umitas siya ng isang bunga at binuksan iyon. Nako, ang daming buto, matitigas at maliliit na buto. Ang sigaw ng matandang babae. Kasintigas ng loob ni Sultan Barabas. Isang matandang lalaki naman ang tumikim sa bunga. Pagkaasim, asim, sing, asim ng ugali at pagmumukha ni Sultan Barabas. Ang pangiwi niyang sabi, nagdaan ang maraming araw walang pumansin sa bunga ng puno hanggang sa ang mga ito ay mahinog. Nakatuwa ang kainin ng mga bata ang bunga. Tumimas at sumarap ang lasa ng bunga. Bukod pa sa rito ay nagbigay pa ito ng bitamina sa katawan ng tao. Sa kasalukuyang panahon ng bayabas, bukod sa ito ay kinakain o pagkapitas sa puno, ito rin ay ipinansasahog sa ating mga lutuin. Ang mga dahon ng bayabas ay nagagamit din sa medisina. Noong unang panahon, sa isang bayan sa Laguna matatagpuan ang napakaraming mga puno na may mga bilog-bilog na bunga. Mukhang masarap ang prutas ngunit wala sino man ang manggahas na kumain ito sapagkat ang mga bunga ay lason. Nilumapit sa nasabing puno ay ayaw gawin ng mga taong bayan. Napatunayan nilang lason ang mga bunga ng isang araw ay may napadpad naman lalakbay sa kanilang bayan. Dahil sa pagod, naupo ang matanda sa ilalim ng nasabing puno upang makapagpahinga. Nang makita ng manlalakbay ang mga nakasabit na bunga ay bigla niyang naalala ang kanyang butom at pumitas ng mga ito. May isa sa mga taong bayan ang nakakita ng isubo ng matanda ang bunga. Tinangka niya itong pigilan ngunit huli na nang naabutan niya ang matanda. Nakain na nito ang lasong bunga at unti-unti na itong nangingisay at bumubula ang bibig. Dahil sa pangyayaring ito, mas lalong natakot ang mga taong bayan na lumapit sa puno. Sumapit ang isang matinding tagtuyot sa lugar. Namatay ang mga pananim at ang tanging natira ay ang mga lasong puno na hitik sa bunga. Same time na nagdasal ang mga taong bayan na matapos na sana ang tagtuyot upang sila ay muling makapagtanim at makapag-ani ng makakain sapagkat malapit nang maubos ang nakaimbak nilang pagkain. Isang araw sa kain-aita ng tanghali, isang mahiwagang babae ang dumating at kumatok sa mga pintuan ng mga taong bayan. Nanlilimos ang magandang babae ng makakain. Ngunit walang maibigay ang mga tao sapagkat salat din sila sa pagkain. Isang bata ang lumapit sa magandang babae at nagbigay ng kapiranggot na makakain. Pagpasensyahan na daw niya ito dahil iyon na lamang ang natitira niyang pagkain. Napangiti ang babae at kinuha ang pagkain inabot ng bata. Pinanood ng bata ang babae habang ito ay kumakain. Pagkatapos kumain, tinanong ng babae ang bata kung bakit nila nasabing salat sila sa pagkain samantalang marami namang bunga ang kanilang mga punong kahoy. Ikinwento ng bata sa babae na lason ang mga bungang ito. Napangiti ang babae at umiling ito. Umitas siya ng bunga at pinisil ito hanggang sa lumabas ang laman. Bago pa man napigilan ng bata ang babae ay naisubo na nito ang puting laman ng bunga. Nagtaka ang bata sapagkat walang nangyari sa babae. Sa halip na kangiti nitong ibinigay ang prutas sa bata na siya namang tinikman din ang bunga. Masarap at manamis-namis ang prutas.
Sa tuwa ng bata ay napasigaw ito at tinawag ang mga kapitbahay upang matikman din nila ang prutas. Nagsilabasan ang mga taong bayan. Noong una ayaw nilang paniwalaan ang bata ngunit dinaglaon ay tinikman din nila ito at napag-alaman ngang matamis ang bunga. Hinanap nila ang magandang babae upang pasalamatan ngunit wala na ito. Naniniwala silang tinanggal ng mahiwagang babae ang lason sa mga bunga. Simula ang dating lason ay naging lansons.